maulan, di ba? So, ito si Kliggy. Ayan. So, ang topic natin for today, mga katulis, fuel filter at yung o-ring niya. Ayan, ang papalitan natin ngayon. Ayan, 10mm socket wrench. So, take note, mga katulis, kung hindi nyo kaya gawin itong mag-isa, much better na pumunta na lang kayo sa mga shop. So, ito na yung fuel filter natin. Grabe, napakadumi yun. Mukha ng tayo yung itsura eh. So, good morning sa inyo mga katulis. So, mapapansin nyo, iba yung pwesto natin dito. No? Dahil nandito tayo sa bahay namin mismo. Dahil yung garahe natin may puno. May mga sampay, may motor, kaya hindi tayo makagawa doon. Tapos dito, tingnan nyo. Maulan, di ba? So, ito si Kliggy. Yan. So, ang topic natin for today mga katulis is magpapalit tayo ng fuel filter. Ito, fuel filter tsaka yung o-ring nya. Yan ang papalitan natin ngayon. And if you are new to my YouTube channel mga katulis, please like, comment, and subscribe. And pindutin mo na rin yung notification bell para once na may bago tayong upload, ay manonotify ka. So simulan na natin ito mga katulis. So first mga katulis, kailangan nyo syempre ng Phillips screw para tanggalin tong apat na nut dyan. Yan, apat. Take note mga katulis, para to sa mga naka Honda Click Game Changer 125, no? Tuturuan ko kayo step by step kung paano magpalit ng fuel filter. Kasi medyo matanda na yung odo ng motor natin. 33,000 odo na eh. So, kailanganin niya talaga na ito. So, ito yung code niya, oh. Filter set. Pang Honda Click. Galing pa tong Indonesia. Binili ko sa Shopee kasi mas muro eh. 200 pesos lang. So, ilalagay ko na lang dyan sa baba yung link para maka-order din kayo tsaka makakuha kayo ng discount at free shipping. Click nyo lang yung description dyan sa baba. Tapos, bili nyo na din para, alam nyo na, makatipid pa kayo. Sa iba kasi medyo mahal to eh. Sa 300 plus ata. So, yun. Makatipid pa kayo dito. So, bago na pala natin siya baklasin mga katulis, kailangan nyo muna syempreng i-remove yung battery nito. So, papakita ko sa inyo kung paano. Tapos, ilalagay ko na lang din dyan sa... So, ilalagay ko na lang din dyan sa screen nyo yung, ano, yung chart na pag... Aanuhan natin. So, tanggalin lang natin to. So, ayan mga katulis, na tanggalin natin. So, second step, tatanggalin nyo tong cover ng battery mismo. So, tanggalin lang natin. May sikip kasi yung pwesto eh. So, ang ginawa ko, hinukul lang siya pag ganun para umangat. So, ayan. Tanggalin natin yung cover. So, ito lang yung tatanggalin nyo mga katulis. Ito. Ayan. Remove lang natin. Ayan. Itong green wire na to, ilalayo nyo lang siya. Tsaka to. Tapos, balik natin para hindi mawala yung tornilyo. So, yan. Okay na yan. So, mga katulis, proceed na tayo dito. Tanggalin na natin itong apat na tools. Ito, tanggalin nyo yung tank cover, yung cup, remove nyo lang ito. Tanggalin mo lang sa gilid, balik mo ito. Next part, ito mga katulis, ayan, ipipress nyo lang ito. Ayan, umaangat yan. Press nyo, tapos pull, hila. Diba? Tanggal na siya.
Next, ito, itong blue, itong part na blue na to. So, gagawin natin, hook natin siya pataas. Itong dalawang kanto dito sa may blue part, iaangat nyo lang siya. Saka nyo na siya pwede tanggalin. Tulak nyo. So, ito, tabi nyo lang din. So, ito na yung malapitan niya, mga kapulis. So, yung sinasabi ko sa inyo na blue. Ito, yan o. Ayan, nakababa yan. Iaangat nyo lang siya, tsaka nyo siya ipupull dito. Kasi dito nakalusot yan eh. Tsaka nyo hilain siya pag ganun. Pagka naangat nyo na. Hindi nyo siya mahila pag nakababa yan. So, dyan lang yan, tabi lang yan. So, next step mga katulis, gagamit tayo ng socket wrench na 10mm. Dito sa apat na to. Ayan. Ayan, 10mm socket wrench. Let's go. So mga katulis, ito na yung pinaka-challenging part na gagawin natin dito kasi iaangat na natin to. So medyo mahaba siya. So diskarte ang kailangan nyo dito. Bukod sa Phillips screw, tsaka sa 10mm na size ng socket wrench, kailangan nyo ng diskarte. Yan yung mga tatlong kailangan nyo dito kung paano nyo siya iaangat. So diskarte na natin. Grabe oh. Tangin na napakadumi. Grabe. Kung di ko pa maisipang magpalit, grabe, lakas na sa kong pusumo ng gas ni Glicky. Pero real talk, mga katulis, malakas na talaga siya sa gas. Kaya naisipan ko na magpalit na ito. So ito mga katulis, yan, di ba, bukas na siya. So takpan nyo lang siya ng malinis na bagay. So take note mga katulis, kung hindi nyo kaya gawin itong mag-isa, much better na pumunta na lang kayo sa mga shop na gumagawa ng ganito. Kagaya nila Pops 3003, yan, sa Kintalang yan. Meron din sa window shop, sa may Paranaque, kung malayo naman kayo, di ba? Tapos, siyempre, yung mga kasa, pwede kayo magpapalit sa kasa nito. Pero kung kaya nyo naman, gawin nyo na para makatipid din kayo. Ayan. So ito na yung... Ito na yung fuel filter natin. Grabe, napakadumi yun. Mukha ng tayo yung itsura eh. So, papalit din tayo ng o-ring. So, yan. Ikot nyo lang to mga katulis. Tapos, bunot. Grabe, dumi yun. So, may kasama pang o-ring yan ito. Papalitan na din natin to. Yan, ito. Ang maliit na yan. Pa, ito. Itong o-ring na to. Kapalitan natin yan. Grabe. Dumi. So, ito yung o-ring niya. Yan yung code niya. Ayan. O-ring fuel pump. Ito na natin. Kabaitad. Ganito pala. Tapos, pag magkakabit kayo nito mga katulis, ito, makikita nyo, di ba, may dalawang kanto yan, ito. So, ganyan.
Ayan o. Baon nyo. Ayan, baon nyo. Tsaka nyo siya pakagatin. Ayan. Ayan. Pagka tumunog siyang ganun, okay na yan. Meron pa dito isang o-ring, mga katulis. Makikita nyo, nakakalawang na yung ano ko. Sobrang tagal. So, ito kasi, ito yung isa nating dapat palitan. Itong o-ring na to. Ayan, tinanggal ko. Palitan natin niya kasi, oversized na. Ayan, yan yung luma, yung dalawa. So, ito, may kapit ako dito ngayon, yung bago. Ito yung ipapalit natin. Para sakto-sakto. Ayan. Hindi ko alam kung normal pa tong dumi na yan, pero pangit tignan eh. So, yun. Kabit na natin siya ulit, mga katulis. So, ayun ulit. Ganun ulit yung process natin. Tapos, diskarte lang din kung paano natin siya ikakabit ulit. So, pagka-order kayo nito, lalagay ko na lang sa description yung link na pinagbila ko sa Shopee. Galing pa siyang Indonesia, kaya medyo matagal yung inantay ko. So, ayun. Tsagaan lang. So, unahin natin to, mga katulis. So, dahan-dahan lang ah, kasi medyo marupok yung plastic. So, yan. After nyong may kabit, mga katulis, i-alay nyo lang siya ng tama. Alay nyo lang siya. Tapos, same procedure kung pagbalik natin. So, pakita ko na lang sa inyo. Alright. So ito mga katulis, babalik na natin yung mga parts niya. So again mga katulis, kapag gusto nyo mag-avail na ito, lalagay ko na lang sa description yung link na pinagbilihan ko na itong fuel filter. So ayan, sakad nyo lang. Tapos baba. Hindi na maugot yan. Alright. Pulas ito. Madali lang naman siya ikabit, mga katulis, kung gagamitan nyo lang siya ng diskarte. Yan, diskarte talaga ang sagot. So, syempre, mga katulis, kapag naikabit na natin lahat, huwag din natin kakalimutang ikabit tong sa may battery. Syempre, napaka-importante niyan, no? Hindi aantar ang motor mo pagka hindi mo kinabit yan. So, kung may natutunan ka dito sa video na to, mga katulis, bigyan mo naman to ng like at mag-comment ka na rin dyan. Tsaka pindutin mo na rin yung subscribe button and notification bell para mano-notify ka once na may bago tayong upload. Ayan, kapag ka nakapit nyo na, balik nyo lang to. Tapos, all goods na tayo. So, mga katulis, ang next vlog pala natin sa susunod na episode is yung maglilinis tayo ng throttle body. So, abangan nyo na lang yun, mga katulis. So, yun lang. Thank you for watching, guys. Ciao! Wow!